6 years later. Uncle, masayang bati ng dalaga sa tinuturing na niyang ama na si Mr. Castillo. Nakita sila nito sa isang cafe. Maupo ka. Ngiting sabi nito sa kanya nang mapatapat siya sa silyang inuupuan nito. Kamusta na? Okay lang po, Uncle. Maayos naman. Pasensya ka na nga pala. Di ako nakapunta sa graduation mo. Ayos lang po yun. Alam ko naman po na busy kayo sa maraming bagay. Wika niya. Siya naman na nagsabi na wag na itong pumunta. Hanggat maaari kasi ayaw niya na itong istorbuhin pa. Natutuwa lang siya dahil kahit abala ito sa trabaho, talaga namang gumagawa ito ng paraan para madalaw siya. Sa loob ng 6 na taon ay hindi ito nakalimot sa kanya. Swerte lang talaga dito ni Zion dahil mayroon itong responsable na ama. At di na siya magtataka na mabait din ito, kaya nasagad niya ang kabaitan nito. Ano nga palang balak mo ngayon tapos ka na, iha? Gusto ko po sana magtayo ng sarili kong business. Wika niya. Akala ko ba may offer sa'yo ang pag-aari ng kumpanya ng papa mo? Hindi po sa tinatanggihan ko sila. Gusto ko pong gawin yung bagay na nagpapasaya sa akin. Okay, napatango ito sa kanya. At ano naman yon? Gusto ko po sana na magtayo ng flower shop. Wika niya. Nahilig kasi siya sa bulaklak mula nang dalhin siya ni Zion sa flower farm. Mula noon, napalapit na sa puso niya ang mga bulaklak. Kakaibang saya ang nararamdaman niya habang nag-aayos siya ng mga ito. Para sa kanya, di yung trabaho, kundi isang bagay na nakakapagparelax sa kanya. Katunayan, nag-take pa siya ng course para dito, matapos niyang graduate sa college. Maganda yon, iha. Sige, susuportahan kita sa gusto mong gawin. May nakita ka na bang lugar? Meron na po, Uncle. Actually, ito po, may plano na po ako sa building na ipapatayo ko. Napakunot lang ang noon nito na makita ang nilatag niyang plano sa ibabaw ng mesa. Ang laki naman yata nito, iha. Shop ba to? O kondo? Pabiro nitong sabi habang sinisipat na mabuti ang sketch sa ibabaw ng mesa. Uncle, ang totoo po niyan, di lang po siya pang plano ko dyan. Malaki po kasi yung lupa. Sayang naman po, kaunti lang ang magagamit, hindi po ba? Kaya po naisip kong gawing commercial space ang ibang party nito. Wika pa niya. Maganda ang plano mo, iha. Kaso, sa ganitong bagay, di ako eksperto rito. Mabuti yata kung hingin natin ang opinion ng Kuya Zion mo. Wika nito sa kanya na siya namang ikinautal niya. Hindi yata siya handa na makita uli ang anak nito pagkatapos ng mga nangyari 6 years ago. Huwag na lang po siguro, Uncle. Ayoko siya maabala pa. Isa pa po, mayroon na po akong tao na kausap sa project na to. Matagal ko na po siyang kilala. Wika niya at sunod niya nilabas ang papel para papirmahan dito. Consent yon para sa paglalabas niya ng pera na galing sa bangko. Isa kasi yon sa kondisyon ng papa niya bago ito namatay. Di siya maaaring maglabas ng pera basta-basta na walang pahintulot ng guardian niya at ito ang ama ni Zion. Kinuha nito ang papel at masusing binasa yon. May ilang minuto ring nakatitig sa papel si Mr. Castillo bago hinugot ang ballpen nito sa bulsa ng suot nitong polo. Siya naman na pagtunog ng cellphone nito, kaya naudlot ang sanay pagpirma nito sa papel niya. Hello. Wika niya at lumayo muna sa kanya. Nang bumalik ito sa mesa nila ay nagmamadali na ito nagpaalam sa kanya. Mayroon akong kailangan puntahan, Kiara, kaya mauna na ako sa iyong umalis. Pero Uncle, paano po itong withdrawal slip ko? Habol pa niya dito. Isang guhit lang naman to, kaya inabot na niya kahit nagmukha siyang ewan. Hindi biro ang halaga niyan, Kiara, at marami tayong pag-uusapan ukol dyan. Kaya puntahan mo ako sa office ko para pag-usapan natin yan. Pati yung building na itatayo mo, okay? Wika nito bago sila naghiwalay. Kamusta ang lakad mo? Si Clark ang nakita niya pagdating niya sa bahay. Wala eh. Naglagang balikat niyang sagot rito. Ito yung talagang promotor na malaking project niya. Actually, gusto niya sana muna na mag-rent. Kaso, sabi nito, mahal daw ang buwan-buwan. Kung may budget daw siya, ay magpatayo na lamang siya ng building at gawan ng rental business ang ibang bahagi. Maganda naman sana, kaso budget lang talaga ang problema. Paano yon? Baka mapunta sa ibang property, sayang naman. Wika nito. Di pa kasi nila nabibili ang lupa na sana ipagtitirikan nila ng building dahil wala silang budget. Well, wala akong magagawa.
ibigay mo na lang sa iba. Ayokong bumalik sa San Ildefonso para lang sa perang makukuha ko. Nasabi niya out of frustration. Gusto rin masimulan na niya ang negosyo. Ang totoo, excited siya doon. Yun nga lang ay may problema. Pabagsak niyang inupo ang sarili sa sofa. Ganun na lang talaga? Wala ka bang gagawin para makuha mo yung pera mo? Napatingin siya ng matalim sa mukha nito. Para kasing mas atat ito sa kanya na makuha ang kanyang pera. I mean, huwag mo sabihin na hanggang ngayon ay di mo kayang harapin si Zion. Tama ba ko? Oo, wika niya. Hindi pa ako handa magpakita sa kanya. Dagdag pa niya na ikinasinghap nito. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Kapag ganito na ang usapan, tumitigil na ito. Batid kasi nito na hindi talaga siya madidiktahan pagdating kay Zion. Baby, masayang wika niya na makita si Sabrina na papalapit sa kanya. Mami, sumampa ito sa kinauupuan niyang couch. Kumain ka na? Nakangiting tanong niya matapos niya itong buong lambing na nilapatan ng halik sa pisngi. I'm done eating na po, Mami. Tumulong na po ako kay Ate Frank sa pag-arrange ng flowers. Wow, that's nice. Natatawa niyang sabi habang nakatingin sa assistant niyang bakla na si Frank na abala sa pag-ayos ng isang bouquet. Masipag ito sa trabaho at maasahan niya ito pagdating dito. Kaya kahit paano, nababawasan ang mga gawain niya. Tapos ko na po itong pinapagawa niya sa akin, madam, for the deliveries na lahat ng to. Sabi pa nito sa kanya, limang magkahilera ng mga bouquet ang nakita niya sa mahaba nilang mesa. Ako nang bahala dyan, isasabay ko na sa pag-alis ko. Wika naman ni Clark. Siya talaga ang nakatoka sa pagde-deliver, kaso nagpresenta na si Clark, bagay na ipinagpapasalamat niya. Mabait naman ito sa kanya, limang taon na niya itong kaibigan. Nanliligaw nga ito sa kanya, kaso sabi niya focus muna siya sa anak niya, kaya di siya pinipilit nito. Sabi nito nakahanda raw itong maghintay sa kanya kahit gaano katagal. Salamat, sabi niya. Ito na rin na nagsakay ng mga ito sa dala nitong kotse. Thanks God, at maluwag na tayo dito, madam. Kailan niyo ba sisimulan ng shop natin, madam? Ang sikip na dito sa atin. Hindi ko nga alam kung bahay pa ba itong bahay natin o simbahan. Palatak pa ng baklitan niyang kasama. Sa bahay na nila ito nakatira, kasama ng kasambahay nilang si Beba at Yaya Igay, na siya nakatoka sa anak niyang limang taong gulang na. Konting tiis pa, Frank. Makakaipon din tayo. Sabi niya habang abala sa pagputol ng tanggay ng bulaklak. Marami pa kasi silang gagawin ng mga orders. Makakaipon? Ano nangyari sa lakad mo? Usisa nito. Nabanggit niya rin kasi dito ang tungkol sa pagpapatayo niya ng shop. Ito ang una nagsuggest sa kanya. Kaso, nilakihan naman ni Clark ang pangarap nilang maliit na shop. Siguro, dahil madaldal ito kaya na-convince niya. Wala nga eh. Kailangan ko raw magpunta kina Uncle para papirmahan yung papel na yan. Nayayamot na wika niya. Uy, hindi pumunta ka, madam, para matuloy na ang shop natin. Hindi ko na talaga kaya matulog dito sa sala, lalo na kapag corona ng patay ang ginagawa natin. Tingin ko binabangungot na ako sa paggising ko. Maarte pa nitong sabi, sabay hawi ng imaginary hair nito. Maliit lang kasi ang bahay nila dahil nabili niya lang ito sa ipon niya. Hirap talaga kasi siya na maglabas ng malalaking transaksyon kagaya na lamang kanina. Sorry talaga, pero ito lang kasi ang kaya ko ngayon. Giit niya. Bakit ba kasi, iha? Di mo nalang sundin ang Uncle Benjamin mo? Hindi naman maaaring habang buhay kang iiwas kay Sir Zion. Paano ang pera mo kapag nagkataon? Nagkisali na rin si Yaya Igay sa pinag-uusapan nila. Oo nga naman, madam. Kung yan ang gusto ni Sir Benjamin, sige, gora na kayo. Si Sir naman ang sadya niya doon, di naman ang ex mo. Hindi ko yung ex, no? Okay, hindi. Basta pagkapirma ni Sir Benjamin, alis na agad kayo para di mo na makita yung lalaking iniiwasan mo. Hindi siya nakasagot dito. Lalo na, napagtulungan na siya ng tatlo. Okay, pag-iisipan ko. Gagawin ko ba talaga to? Nag-aalang ang tanong niya sa sarili habang mahigpit ang hawak sa manibela. Nagdadalawang isip siya kung susundin ba niya si Clark, Frank, Beba at ang Yaya Igay niya na magpunta sa Castillo Farm para sadyain si Uncle Benjamin. Ay, ano ba kasi to? Maktol niya. Siya na itong mayaman na may pinoproblema ang pera.
Kung tutuusin, di niya naman suliranin ang pera sa araw-araw. Makakakain siya ng masarap at mabubuhay sila ng anak niya ng disente kahit hindi siya magtrabaho. Ang iniisip niya lang, paano na lang kung mawala siya bigla? Kagaya na nangyari sa kanyang ama. Kailangan niyang isecure ang future ni Sabrina. Nais niyang maputol ang kadena na nilikha ng kanyang ama para makuha na niya ang buong access sa bank account niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan niya si Mr. Castillo. Mabuti at sinagot naman agad nito. Hello, Uncle? Kiara, mabuti at napatawag ka. Noong isang araw pa kita tinatawagan, hindi kita makontak. Tanong nito sa kanya. Sorry po, Uncle. Busy kasi ako. Wika niya. Siya nga po pala. Papunta po ako dyan sa farm nyo. Mabuti at naisipan mong tumalaw dito. Hihintayin kita. Mag-iingat ka. Opo. Lumanghap muna siya ng hangin bago siya umusad papunta sa San Ildefonso. Marami-rami na rin nagbago sa lugar mula nang iwan niya ito. Huminto siya saglit nang papaliko na siya sa Castillo Farm. Namangha siya sa paligid nang muli niya itong masilayan. Di niya akalain na may igaganda pa pala ito. Kung lubak ang kalsada sa paligid noon, ngayon ay maayos ito. At mas naging birdie din ang kapaligiran. Ibinalot niya muna ang mukha niya ng scarf ng kulay bulaklakin at isinuot niya ang shades na itim bago siya nagpatuloy. Ayaw niya mayroong makakilala sa kanya. Si Uncle Benjamin lang naman talaga ang sadya niya at ayaw niya magdulot ng alalahanin pa sa ibang tao na naroon. Si Dindin agad ang nakita niya nang makita na bumaba siya sa tapat ng bahay. Di niya makakalimutan ang kalupitan na ginawa sa kanya nito dati. Gaganti sana siya ngayon, kaso para saan pa? Wala na rin naman siyang ipinaglalaban. Hi. Bati niya. Hello po ma'am. Ang galang ng bruha. Hindi talaga siya nito nakilala. Samantalang siya sa payat na likod pa lamang nito ay alam na niya. Kung tutuusin, wala naman halos pinagbago sa kanya. Dati naman siyang maganda. Nagkaroon lang naman ng korte ang balingkinita niyang katawan ngayon. Yung kulay niya naman, dati pa rin maputi at makinis. Kaya kahit simpleng blouse lang at jeans na medyo kupas ang suot niya, ay nagmukha na itong may class sa kanya. Could you lead me to Mr. Castillo's office, please? Wika niya sa islang na salita. Ma'am? Kanino pong office? Kay Sir Zion po ba? O kay Sir Benjamin? Medyo nahihiyapan itong sabi. Kay Mr. Benjamin? Agap niya. Mabuti at nagtanong ang bruha. Kundi, baka maling opisina pa ang mapagdalhan nito sa kanya. Ma'am, kasi wala po si Sir Benjamin. Umalis po siya mga isang oras na. Ha? Huh? Wala si Uncle? Bulalas niya. Dahilan para mabosesin siya nito. Kiara? Nagsalubong agad ang dalawang kilay nito. Tinanggal niya ang suot niyang shades at mas tinaasan niya ito ng kilay. Yeah, it's me. Taas noong sagot niya. Ang impakta! Bumalik na! Malakas na sigaw nito, dahilan para marinig ng kasama nitong si Aling Mercy. Abay, totoo nga, si Kiara ba talaga yan? Di makapanuwalang sabi ng matanda. Kasunod naman nito ay lumabas ng bahay si Auntie Divina. Nakapamaywang sa harapan niya. Buhay ka pa palang babae ka. Akala ko namatay ka na. Ano masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Labas agad ang litid nito. Si Uncle lang po ang tanging sadya ko dito. Hindi po ako narito para maghasik ng gulo. Kalmadong wika niya. Wala dito ang asawa ko, kaya makakaalis ka na. Pero sabi niya po narito siya at sabi niya hihintayin niya ako. Wala nga, kakaalis lang. Mabuti pa tawagan mo para maniwala ka. Paanas na sabi nito sa kanya. Kahit 6 years na ang nakakaraan, di pa rin humuhupa ang galit nito sa kanya. Nadukot niya ang cellphone sa bag niya. Tinawagan niya si Mr. Castillo. Bumalik na rin siya sa kotse para dito na lamang ito kausapin. Baka mahagisan pa siya doon ng isang timbang tubig. Hello po, Uncle. Narito na po ako sa farm. Aniya nang masagot nito ang tawag. Mabuti naman, Kiara. Nakarating ka na dyan. Nasaan po ba kayo? Pasensya ka na, iha. May biglaan akong nilakad, kaya di na kita nahintay. Wika nito na kinapalumo niya. Sayang naman ang biyahin niya patungo rito. Kung ganon, babalik na lang po ako sa Maynila. Sa ibang araw na lang po tayo magkita.
Laglag ang balikat na sabi niya. Wag, iha, manatili ka muna dyan, hintayin mo ko. Uncle, nasa tono niya ang labis na pagtutol. Huwag kang mag-alala, okay? Inahabilin na kita sa mga tao dyan, maging kay Zion, siya na muna bahala sa'yo. Huwag na lang po siguro. Kapag umalis ka, baka di mo na naman ako abutan pagbalik mo. Kaya hintayin mo na ako riyan, okay? Gusto ko, dadatnan kita sa bahay ko. Magsasalita pa sana siya nang mawala na ito sa linya. Malas naman. Nahilot niya ang noo matapos kausapin ang matanda. Mukhang no choice yata siya ngayon. Baka ganun nga ang mangyayari kapag umalis siya at magpabalik-balik siya rito kapag nagkataon. Kaya pinasya na lamang niya na maghintay. Ganun kasi ang tatakbuhin nito kung susumahin. Darating ang araw na makakaharap niya rin ang mga taong ayaw na niyang makita at ngayon na yata yon. Lulubos-lubusin na niya para lang matapos na. Humigop muna siya ng hangin bago siya lakas loob na kumatok sa pintuan. Bumukas naman agad ito. Yun nga lang, nagbubuga ng apoy ang nagbukas nun. Hindi ba sinabi ko umalis ka na? Walang panama ang bulyaw ng matanda sa kapal na mukha niya. Pumasok siya sa loob kahit wala itong sinasabi. Sabi po ni Uncle, dito muna ako. Huwag po kayo mag-alala. Wala akong gagawin na ikaiinit ng ulo niyo. Maghihintay lang po ako kay Uncle Benjamin. Kapag natapos ko na po ang sadya ko sa kanya, alis din ako. Magalang pa rin na wika niya at wala siyang pakialam kung tutulman ito. Kilala na niya ang karakas na matandang to. Sa 2 years niya itong nakasama. Hindi to yung tipo na magilaw sa kanya. Ewan ba niya, sadyang mainit lang talaga sa kanya ang dugo nito at wala na siya magagawa doon. Sinong hinahanap mo? Iritadong tanong sa kanya ng matanda nang mapansin naglulumikot ang mga mata niya sa buong kabahayan. Si Kuya Zion po, narito po ba siya? Wala dito ang anak ko, kaya huwag mo siyang hanapin. At huwag na huwag ka magkakamaling lumapit sa kanya. May hatid na banta ang himig nito sa kanya. Mabuti naman po pala. Napahawak siya sa dibdib at nakahinga. Hindi ko rin naman po siya gustong makita, kaya huwag po kayong mag-alala. Talaga lang ha? Eh di mabuti. Dahil rinding-rinding na rin ako sa kakahabol mo sa akin. Biglang kumabog ang dibdib niya sa baritono na boses na nagsalita sa may likuran niya. Naniga siya sa kinatatayuan kahit di pa niya ito nakikita. Abot langit ang kaba niya ngayon. Ramdam pa rin niya ang galit nito sa boses na tila ba kahapon lang. Dahan-dahan siyang pumihit paharap dito na nakasalikop ang kanyang mga palad. Hindi ako nagpunta dito para manggulo, Kuya Zion. Medyo nauutal niyang sabi. Si Uncle lang talaga ang sadya ko. Kung ano man ang nagawa ko dati, I'm sorry. Ang nakatungo niyang sabi, dahan-dahan itong lumapit sa kanya na may umiigting na panga. Matapos mong sirain ang buhay ko? Sa palagay mo, mapapatawad pa kita? Ano ba nais mong gawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Nanginginig ang boses ng wika niya na nakatingala rito. Ang tanging gusto ko. Umalis ka sa harap ko. Ayaw na kita makita. Matapos mong sirain ang relasyon namin ni Nea? Tiimbag ang nawika nito sa kanya. Kuya Zion, gusto na rin naman niyang mawala ang galit nito. Kaya eto siya, nagsusumamo, nagpapakumbaba. Kung paluluhorin nga siya nito, ay baka di siya magdalawang isip na gawin agad yon. Makuha niya lang ang kapatawaran nito. Alis! Singhal nito sa kanya na nakaturo sa pintuan ang dulo ng daliri, bagay na inilingan niya. Hindi ako aalis dito. Sabi ni Uncle, hihintayin ko raw siya dito. Hindi niya inalis ang mata sa mata dito, kahit parang bibigay na ang tuhod niya at nakikipaglaban siya ng tingin sa binata. Bakit ha? Ano pa kailangan mo? Pera? Bayad ng utang ko sa'yo, Kiara! Magkano pa ba ang kailangan mo para lubayin mo na ang pamilya ko? Ang buong karapatan ko sa pera ko na pinagkatiwala ni Papa kay Uncle. Pagkatapos nun, di mo na talaga ako makikita pa. Wika niya na ikinatangu-tangu nito. Ganon? Ha? Sige, hintayin mo si Papa. Pero wag dito sa bahay ko. Maghanap ka na matutuluyan mo. Labas! Singhal nito sa mukha niya at tinatak siya nito sa braso at kinaladkad siya palabas ng pintuan.